Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Isang 73 taong gulang na matanda ang balisang dumating sa ospital kasama ang tila kanyang anak. Pero nang malapitan at masikaso ito ng mga staff sa ospital, natuklasan nila na ito ay parang asawa na ng matanda. Ang kulay ng balat nito ay namumutla na at ilan sa kanyang mga ngipin ay nabubulok na at tila konting galaw mo lang sa mga ito ay kusa na itong matatanggal. Lalong nag-alala ang hospital staff dahil natuklasan nila na ang babae ay 19 na taong gulang lamang at ito ay lumalabas na anak niya. Balikan natin ang kaso ngayon ni Joseph Fritzl na tinawag na halimaw ng Austria. Si Joseph ay pinanganak noong April 9, 1935 at siya ang nag-iisang anak ni na Maria at Joseph Fritzl Sr. Ang kanilang pamilya ay mula sa Amstetten, Lower Austria. Ang kanyang ama na si Joseph Sr. ay isang lasinggero na kalaunan ay inabando na silang dalawa ng kanyang ina noong siya ay 4 taong gulang lamang. Dahil dito, siya ay naiwan sa pangangalaga ng kanyang ina. Si Fritzl Sr. naman ay namatay habang nakikipaglaban sa gera noong World War II. Noong 1956, ang 21 taong gulang na si Joseph ay pinakasalan ang 17 taong gulang na si Rosemary. Noong panahon na yon, si Joseph ay kilala at isang respetadong electrical engineer sa kanilang lugar. Noong 1967, pagkatapos ng isang dekada nilang pagsasama, nag-iba ang ugali at pakikisama ni Joseph sa kanyang asawa. Nagsimula itong pumasok sa bahay ng ibang mga tao at noong parehong taon na yon, ay pinasok niya ang bahay ng 24 taong gulang na nurse at walang awa niya itong ginahasa habang nakatutok sa leeg nito ang matalim na kutsilyo. Siya ay naaresto at nakulong ng 1 taon sa krimen niyang ginawa. Siya rin ang itinuturing na sospek sa tangkang panggagahasa ng 21 taong gulang na babae. Bukod sa panggagahasa, si Joseph ay kilala din na nagpapakita ng pribadong parte ng kanyang katawan sa mga tao. Bagaman siya ay naiulat na nagkasala na sa batas, ang relasyon ni Joseph at Rosemary ay hindi natapos. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng 7 anak, 3 lalaki at 4 na babae. Noong April 6, 1966, ipinanganak ni Rosemary ang pang-apat nilang anak at pinangalanan nila itong Elizabeth. Hindi naging madali ang kabataan ni Elizabeth dahil sa malimit niyang suwayin ang kanyang ama na mainitin ang ulo. Ang kanilang mga away ay laging nauuwi sa pananakit ni Joseph kay Elizabeth. Pero ang pananakit nito ay hindi lamang natatapos kay Elizabeth. Kapag ito ay mainit ang ulo at nakainom, ay sinasaktan din ito ang iba niyang mga anak at maging ang kanyang asawa na si Rosemary. Sa pagdaan ng mga taon ay hindi na lamang pananakit ang ginagawa ni Joseph kay Elizabeth. Dahil sinimula na nitong gahasain ang sarili niya mismong anak na nagsimula noong ito ay 11 taong gulang pa lamang. Nang makagraduate ang pag-aaral si Elizabeth sa edad na 15, siya ay kumuha ng kurso para maging isang waitress. Pero bago siya makatapos ay nagdesisyon siyang hindi na niya kayang tiisin pa ang ginagawang pang-aabuso sa kanya ng sarili niya mismong ama. Kaya noong January 1983, siya ay naglayas kasama ang kanyang kaibigan sa trabaho at sila ay nagtungo sa Vienna. Inireport siya na kanyang mga magulang na nawawala at dahil sa wala pa siya sa tamang edad, ang mga kapulisan ay hindi tumigil hanggang siya ay makita. 3 linggo pagkatapos siya maglayas, natagpuan siya ng mga otoridad at ibinalik si Elizabeth sa poder ng kanyang mga magulang. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral para maging isang waitress at kalaunan ay inalok siya ng trabaho ng isang restaurant. Sa pagkakataong ito, akala ni Elizabeth ay malapit na rin siyang makalaya. Pero lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang ama ay may niluluto din palang plano. Sa takot na mawalan siya ng kontrol kay Elizabeth, noong August 28, 1984,
Ilang oras pagkatapos ipagdiwang ni Elizabeth ang 18 niyang kaarawan, nakiusap si Joseph sa kanya na tulungan ito na buhatin ang isang pintuan sa ginagawa nitong nuclear fallout shelter na nasa kanilang basement. Ang hindi alam ni Elizabeth, ito ay hindi talaga isang nuclear shelter. Sa nakaraang 6 na taon ay gumagawa pala ang kanyang ama ng isang underground dungeon. Para sa mga hindi pamilyar, noong panahon na ito ay may Cold War sa pagitan ng Estados Unidos at USSR. Kaya sa takot na baka lumala ito, ang mga tao ay hindi magtataka kung ang isang residente sa kanilang lugar ay gumagawa ng nuclear fallout shelter. Habang inilalagay nila ang pintuan sa tamang posisyon, itinulak ng malakas ni Joseph ang pintuan na naging sanhi kung bakit natumba si Elizabeth. Agad kinuha ni Joseph ang isang tuwalya na basa na may halong kemikal at inilagay niya ito sa bibig ni Elizabeth hanggang ito ay mawala ng malay. Pagkagising ay doon niya napagtanto na ang akala niyang simpleng nuclear fallout shelter ay isang bilangguan pala. Ang kwarto kung saan siya ikinulong ay metikulosong nakatago sa likod ng maliit na espasyo at hindi ito basta-bastang mapapasok dahil ito ay protektado ng isang keypad lock. Bukod sa keypad lock, hindi basta-bastang makakapasok ang isang tao kung nasaan si Elizabeth. Dahil pagkatapos mong mailigay ng tama ang combination lock sa main door, ay kailangan mong buksan ang 8 pang mga pintuan na maihahalin tulad mo sa isang labyrinth. Nang hindi siya makita ng kanyang mga magulang, inireport ni Rosemary ang kanyang pagkawala sa mga otoridad. Sinabi ni Joseph sa mga ito na malaki ang suspense niya na lumayas ang kanilang anak para sumali sa isang kulto. Ang mga investigador ay nakita ang record niya si Elizabeth ay dati na palang naglayas kaya sila ay naniwala na ito talaga ay naglayas. Ang angulo na ito ay nasuportahan din ng isang sulat na ibinigay ni Joseph sa mga pulis. Ang sulat ay puwersahang ginawa ni Elizabeth sa utos ng kanyang ama. Sa sulat ay nakalagay na siya ay hirap na sa sitwasyon niya sa kanilang bahay at sinabi niya na huwag siyang hanapin ang kanyang mga magulang dahil kung hindi ay aalis siya sa Austria. Nang mabasa ito ng mga kapulisan at makumpirma ng mga kapamilya ni Elizabeth na ito nga ang sulat kamay ng dalaga, ay isinara ng mga investigador ang kaso dahil para sa kanila, ito ay kusang naglayas. Si Joseph ay laging dinadalaw si Elizabeth sa kanyang ginawang underground na kulungan para dalhin ito ng mga pagkain at ibang mga supplies. Sa pangalawang araw niya sa kanyang kulungan, ay ginahasa si Elizabeth ni Joseph ng paulit-ulit. Ayon sa kalaunang interview kay Joseph, kapag ginagawa niya ang kahalayan ay iniiwasan niya mismong tingnan ang mukha nito. Pagkalipas ng 5 taon, nagbunga ang kahalayan ni Joseph kay Elizabeth ng ilang mga anak at kahit katakot-takot na isipin na manganak siyang mag-isa, ay nagawa niyang maipanganak ang mga ito. Nang siya ay 24 na taong gulang na at 7 taon nang nakakulong sa basement, 3 sa 7 anak ni Elizabeth ay nagawa ng paraan ni Joseph na mamuhay ng malaya kasama ang kanyang asawa at ibang mga anak. Para mapapayag ang kanyang asawa at mga anak, katulad ng una nitong ginawa ay pinilit niya si Elizabeth na magsulat na ang 3 niyang mga anak ay iiwanan niya sa pangangalaga ng kanyang mga magulang dahil hindi na niya kaya ang responsibilidad. Ang natitirang 4 na anak ni Elizabeth ay kasama niyang mamuhay sa underground na kulungan. Ang isa sa mga ito ay merong problema sa paghinga at kalaunang pumanaw din. Ang 3 natitirang mga anak ni Elizabeth na sina Kirsten, Stefan at Felix ay tila mga preso katulad niya. Sa loob ng ilang taon, hindi dinala ni Joseph si Elizabeth sa ospital at sa 7 beses na ito ay nanganak, pinuwersa niya ang kanyang sarili ng mga anak na walang tulong mula sa ibang tao. Para maipanganak nito ang mga sanggol, binibigyan siya ni Joseph ng alcohol na nagsisilbing disinfectant, mga gunting at isang aklat na nagtuturo kung paano manganak na napublish pa noong 1960s. Nang pumanaw ang isa sa kanyang mga anak, sinunog ni Joseph ang labi nito gamit ang sarili nila mismong oven. Ang mga social workers ay karaniwang tinatawag sa kanilang bahay ng ilang beses na dahil sa malimit na may mag-iwan ng mga sanggol sa kanilang bahay. Si Rosemary ay sinabi sa mga ito na nakausap niya si Elizabeth sa telepono pero siya ay di umanong duda dahil tila ang boses ng kanyang anak ay parang recorded na.
At ang pangalawa niyang ipinagtataka ay imposible nitong matawagan ang kanilang bahay dahil binago na nila ang kanilang phone number. Ang hipag na babae din ni Joseph ay nagtataka sa kilos nito dahil lagi niyang napapansin na ito ay laging pumupunta sa basement tuwing alas 9 ng umaga. Pero nang tinanong naman niya ito ay di umano'y sinabi ni Joseph na gumagawa lamang siya ng mga blueprints at mga bagong gamit na pwede niyang ibenta sa kanyang mga kliyente. Nang may nagtanong na sa kanyang mga ginagawa ay pinagbawalan ni Joseph na siya ay istorbohin kapag siya ay nasa basement. Sina Joseph at ay pinarentahan din ang isa sa mga kwarto nila sa bahay na nasa ibabaw lamang ng basement. Ayon sa isang tenant, ay nakakarinig siya ng mga ingay tuwing gabi. Pero kapag ang issue ay sinasabi niya kay Joseph, ang lagi nitong sinasabi sa kanya na ang ingay ay mula sa mga tubo. Ang isa pang tenant na nagrenta ng kwarto ng halos 4 na taon ay sinabi na ang kanyang aso ay laging inaamoy ang sahig at pagkatapos ay uungol ito. Ayon sa tenant ay inikot niya ang loob at labas ng kwarto pero wala siyang nakita. Sa loob ng ilang taon at dekada, ang mga tenants, ang asawa at mga anak ni Joseph ay hindi napansin na may kakaiba na sa mga kilos nito. Ayon sa mga kalaunang interview kay Joseph, mas marami pa itong inuubos na oras sa basement kesa ang makasama ang kanyang asawa at mga anak. Karaniwan ding nagsisinungaling ito na siya ay bumabiyahe sa ibang lugar at mawawala ng ilang araw. Pero ang totoo talaga, siya ay nasa basement lamang. Ang kanyang mga tenants ay karaniwan ding nakikita siyang nagdadala ng mga groceries, mga appliances at mga gamit sa bahay. Pero hindi sila nagtaka o nagsuspecha na may masama itong ginagawa sa kanyang basement. Kahit sa katakot-takot na karanasan niya, si Elizabeth ay naging isang mabuting ina sa tatlo niyang mga anak. Para maturuan ng mga ito kung paano magbasa at magsulat, ay nakiusap siya kay Joseph na dalhan siya nito ng mga aklat. Sinigurado din niya na ang mga ito ay alam ang nangyayari sa labas ng underground dungeon dahil pinayagan sila ni Joseph na makapanood ng telebisyon at makinig ng radyo. Noong 1994, pagkatapos maipanganak ni Elizabeth ang kanyang pang-apat na anak, si Joseph ay gumawa ng paraan para mapalaki ang underground na preso. Mula 380 square feet, ito ay naging 590 square feet. Ito ay nagkaroon ng corridor at storage area. Nilagyan din niya ito ng 2 kwarto na may 2 kama na pwedeng matulugan. Ang mga kwarto ay may kanya-kanyang banyo at isang maliit na kitchen. Ang taas ng kwarto ay karaniwang 5 feet at ito ang naging dahilan kung bakit ang isa sa mga anak ni Elizabeth na si Stefan ay nagka-problema sa kanyang postura dahil ito ay may taas na 5'8". Para mapataas at mapalaki pa ang underground na preso, inutusan ni Joseph ang kanyang mga anak kay Elizabeth na maghukay gamit ang kanilang mga sariling kamay. Para hindi magtangkang tumakas ang mga ito, ay tinakot niya ang mga bata na kapag hinawakan nila ang doorknob ng mga pintuan, ay makukuryente sila. Tinakot din niya ang mga ito na kapag sila ay nagtangkang tumakas, ay gagamitin niya ang gas para ang mga ito ay malason. Kapag ang 3 mga bata ay hindi siya sinusunod, bukod sa pambubugbog ay pinaparusahan din niya ang mga ito sa pamamagitan ng hindi pagdadala ng mga pagkain o tubig. At ang mas malala, ay minsan ay pinapatay din ito ang supply ng kuryente sa basement. Kaya napipilitan si Elizabeth at kanyang mga anak na matulog ng gutom, uhaw at mamuhay sa kadiliman ng ilang araw. Noong April 19, 2008, ang 19 na taong gulang na si Kirsten na isa sa mga anak ni Elizabeth ay bigla na lamang nahimatay. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang pakiusap ni Elizabeth na lumabas ng basement ay pinakinggan ni Joseph. Pumayag ito na tulungan siyang buhatin si Kirsten hanggang sa sasakyan at sa unang pagkakataon pagkalipas ng 2 dekada ay nasulyapan ulit ni Elizabeth ang mundo. Nang maisakay na si Kirsten sa sasakyan, inilak ulit ni Joseph si Elizabeth at 2 nitong anak sa underground na hulungan. Nang makarating si Joseph sa ospital, ang mga doktor ay agad na alarma at nag-alala sa kalagayan ni Kirsten dahil ito ay maputlang maputla na halos makita na nila ang lahat ng ugat nito. Bilang normal na protocol, tinanong nila si Joseph kung ano ang pangalan ng dalaga.
Nang makuha nila ito ay nagtaka sila na ang pangalan na ibinigay nito ay wala sa kanilang database. Nang lumabas ang resulta ng mga examination kay Kirsten, ito ay lumalabas na may malalang problema sa kanyang atay na maaari nitong ikmatay at kulang din ito sa vitamin D. Habang tinatangkang isalba ng ibang mga doktor si Kirsten, ay tinanong din ng ibang staff si Joseph tungkol sa background ng dalaga dahil kailangan nilang malaman ang medical history nito para mabigyan nila ito ng tamang mga gamot. Ang pagkuha ng sagot mula kay Joseph ay naging mahirap dahil siya ay di umanong lolo lamang ng dalagita at minsan ay sinasadya nitong hindi sagutin ang mga tanong. Kaya ang mga doktor ay lalong lumago ang suspecha kaya minabuti nilang tawagan at alertuhan ang mga kapulisan. Noong April 21, 2008, sinabi ni Joseph sa mga kapulisan na si Elizabeth ang ina ni Kirsten. Ang mga otoridad ay agad binuksan ang isinarang missing persons report tungkol kay Elizabeth dahil naniniwala sila na ito ay buhay pa at ito ang maaaring suspect na ng abuso kay Kirsten kaya ito ay nag-aagaw buhay sa ospital. Nang kausapin muli si Joseph ng mga otoridad, pilit siyang nanindiga na si Elizabeth ay naglayas at sumama sa isang kulto. Ibinigay niya muli ang isang sulat na di umanong natanggap nila. Pero nang sinunda ng mga otoridad ang postmark sa sulat, ito ay naka-address sa isang bayan na tinatawag na Hamilton. Pero nang makontak na mga ito ang bayan at ang sinasabing kulto na sinalihan ito, ang lahat ay tumanggi na kilala nila si Elizabeth. Habang nangyayari ito ay nagmamakaawa naman si Elizabeth kay Joseph na madalo nito ang kanyang anak na si Kirsten sa ospital. Noong April 26, 2008, sa kanyang matinding pamimilit, pinayagan ni Joseph sa Elizabeth na madalaw nito ang kanyang anak sa ospital. Pero may mahigpit itong bilin na kailangan niya magsinungaling sa mga doktor at mga otoridad. Ang natitirang dalawang anak ni Elizabeth ay pinayagan naman ni Joseph na manatili sa sarili niya mismong bahay. Nang dumating sila sa ospital ay hindi nila naisakatuparan ang kanilang mga plano dahil agad silang dinakip ng mga otoridad at dinala sa magkaibang silid para ma-interview. Noong una ay nag-aalinlangan pa si Elizabeth at siya ay halatang takot at takot. Ang mga doktor at mga investigador na nasa loob ng interview room ay inisip na si Elizabeth ay isang pabayang ina at inaabuso nito si Kirsten. Sa ilang oras na interview sa kanya ay hindi siya nakikooperate at sinabi niya sa mga investigador na sasagutin lamang niya ang iba nilang mga kasagutan kung pagbibigyan lamang nila ang kanyang kahilingan na huwag payagan si Joseph na makalapit sa kanya. Agad pumayag ang mga kapulisan sa kanyang kahilingan at katulad ng kanyang pangako, sinabi niya ang lahat ng detalye ng pang-aabuso sa kanya ng sarili niya mismong ama. Isiniwalat niya na sa loob ng 24 na taon, siya ay dinukot at itinago nito sa isang underground na preso. Kahit mahirap ay sinabi niya sa mga kapulisan na sa loob ng 2 dekada ay nakatanggap siya ng pisikal at sexual na pang-aabuso na naging dahilan kung bakit siya nanganak ng 7 beses. Sa interview ay lumalabas din pala na pinilit pa siya nito na manood ng mga malalaswang mga palabas at pagkatapos ay gagayahin nila ang mga ito sa harapan mismo ng kanyang mga anak. Pagkarinig na pagkarinig nila ng mga salaysay ni Elizabeth, agad sinugod ng mga otoridad ang bahay nito at pinilit nila si Joseph na ibigay sa kanila ang key combination para sila ay makapasok sa underground dungeon nito. Noong April 29, gamit ang DNA test, nakumpirma na ang lahat ng mga anak ni Elizabeth ay mga anak ni Joseph. Hinanap at in-interview din ng mga otoridad ang lahat ng mga tenants na umupa ng kwarto at ang mga ito ay umabot na mahigit 100. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, sa loob ng bahay ni Joseph ay nakita sila ng mga sulat at isa sa mga ito ay pursahang ipinasulat kay Elizabeth. Nakalagay doon na may balak na pala si Joseph na pakawalan ito sa underground dungeon sa susunod na taon. Pero gusto din niyang palabasin na siya ang nagligtas kay Elizabeth sa kamay ng di umanong kulto na sinamahan ito. Nang magsimula ang interrogation kay Joseph, hindi nahirapan ang mga kapulisan dahil kusa itong umamin sa lahat ng kasamaan niyang ginawa. Sa kanyang depensa, ang ginawa niya ay di umanong matatawag lamang na double life. At sinabi niya na ang relasyon niya sa kanyang sariling anak ay consensual o walang pamimilit na nangyari. Ayon sa kanya, ang ipinipinta ng media at mga reporters na siya ay isang halimaw ay malayo sa katotohanan.
Dahil ang totoo ay ang pangalawa niyang pamilya na ninirahan sa underground dungeon ay masaya. Inamin ni Joseph na noong una ay alam niya na mali ang kanyang ginagawa. Pero dahil sa nasanay na siyang gawin ito ay nawala din ang ganoong pakiramdam. Isinuwalat niya na ang nagtulak sa kanya na dukutin si Elizabeth ay dahil sa rebelde ito at hindi sumusunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Ipinaliwanag niya na para sa kanya, siya ang tanging tao na kayang protektahan si Elizabeth. Inilarawan niya na sa mahigit 2 dekada sa loob ng dungeon, naging matatag si Elizabeth. Kahit ang mga ngipin ito ay nanlalagas na isa-isa, ay hindi ito nagreklamo kahit isang beses. Ang kanyang paliwanag naman kung bakit niya inanakan ang sarili niya mismong anak ay dahil sa gusto niyang kontrolin ang bawat aspeto ng buhay ni Elizabeth na tila ang tingin niya dito ay isang bagay na pag-aari niya. Sinabi niya na sinadya niya itong anakan para kahit ito ay makatakas man ay matutuklasan ito na walang lalaking tatanggap sa kanya dahil sa itsura na nito at sa dami na niyang mga anak. Ipinagmalaki niya na walang pagpipilian si Elizabeth kundi ang bumalik sa kanya, ang tanging lalaking tatanggap dito. Habang naghihintay si Joseph sa kanyang paglilitis, malimit niyang sabihin na siya ay ipinanganak na manggahasa at ipinagmamayabang pa nito na matagal siyang nagtimpi at pinigilan ang hilig ng kanyang katawan. Idinagdag pa nito na kaya niyang gumawa pa ng mas matinding kasamaan na mas matindi pa sa pagdukot niya sa sarili niya mismong anak. Ayon sa mga psychologists na tumingin kay Joseph, ang pag-uugali nito ay sanhi ng pagpapalaki sa kanya na kanyang toxic na ina at naka-apekto din kay Joseph ang pag-abandona sa kanya ng lasinggero niyang ama. Inamin ni Joseph na ang kanyang ina ay mahilig siyang saktan hanggang siya ay sumuka na ng dugo. Kadalasan din siya nitong tawagin na si Satanas. Pero kahit mahirap ang kanyang dinanas sa kamay ng kanyang ina, kinupkup niya ito at pinatira sa sarili niya mismong bahay noong 1959. Ang kanyang kinikimkim na galit sa kanyang ina ay lumabas at sinaktan na ni Joseph ang matanda at ikinulong niya ito sa atik hanggang ito ay mamatay noong 1980. Noong July 2008, nagsimula ang paglilitis kay Joseph at katulad ng pangako ng mga otoridad kay Elizabeth na hinding-hindi na nila ito papayagang makita muli si Joseph, ang judge ay pinayagan ito na magbigay ng kanyang testimony gamit ang videotape. Ang abogado ni Joseph ay nakiusap sa mga jurors na huwag nilang unahin ang kanilang emosyon dahil kaya nilang mapatunayan na ang kanilang kliyente ay hindi isang halimaw. Para makumbinse ang mga ito ay ipinakita nila ang Christmas tree na dinadala nito sa basement tuwing holidays. Ang prosecution ay tinawanan lang ang napakababaw na depensa ng kampo ni Joseph. Para makumbinse na ito ay isang halimaw, walang puso at sukdulan sa kasamaan, ipinakita ng prosecution ang videotape ni Elizabeth. Doon ay isinalaysay niya ang mga kahayupang ginawa nito sa kanya. Ang mga jurors ay pinagtiisa na pakinggan ang mga kasuklam-suklam na mga detalye mula sa videotape na umabot ng 11 oras. Iniharap din ng prosekusyon ang isang kapatid na lalaki ni Elizabeth na nagpatunay kung gaano kalupit si Joseph sa kanila nang sila ay lumalaki. Pagkatapos makita ng jurors ang kumpletong salaysay ni Elizabeth, hiniling ng prosekusyon na ang 20 taon na parusa ay hindi sapat at ito ay hindi matatawag na hustisya. Gamit ang isang disguise, si Elizabeth ay nagawang dumalo sa paglilitis na hindi napapansin ng mga reporters. Pero siya ay namukuan ni Joseph. Kinabukasan, bago magsimula ang paglilitis, nilapitan ni Joseph ang judge at sinabi nito na gusto na niyang mag-plead ng guilty sa lahat ng mga kaso laban sa kanya. Noong parehong araw na yon ay pinatawan siya ng habang buhay na pagkakakulong at siya ay pwedeng mabigyan ng parol pagkalipas ng 15 taon. Nang matapos ang paglilitis, ang 42 taong gulang na si Elizabeth ay naiulat na inilipat at binigyan ng gobyerno ng Austria ng isang bagong tahanan kasama ang kanyang 6 na mga anak. Siya at ang kanyang mga anak ay regular na nakakatanggap ng psychological treatment dahil sa mga trauma na kanilang natanggap. Noong 2013, ang basement ay pinuno ng semento at pagkalipas ng 3 taon,
ang dating bahay ni Joseph ay naibenta sa halagang 149,784 pounds. Ang mga taong nakabili sa lugar ay tinayuan ito ng apartments. Noong 2019 ay naiulat na si Elizabeth ay merong relasyon sa isa sa kanyang mga bodyguards. Ang lalaki ay mas bata sa kanya ng 23 taon. Ang mga taong nakakita kay Elizabeth ay nagpatunay na ang dalawa ay may relasyon at ang bodyguard na si Thomas Wagner ay kasama na nito sa iisang bahay kasama ang kanyang mga anak. Noong May 2017, si Joseph Fritzl ay binago ang kanyang apelyido at siya ay kinilalang si Joseph Merhoff. Merong lumabas na ulat na ang dahilan nito ay dahil sa manimit siyang mapaaway sa loob ng kulungan. Ang British journalist na si Mark Perry ay in-interview si Fritzl sa loob ng kulungan at inilarawan ito na ang matanda ay walang ipinakitang kalungkutan o pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Noong April 2019, naiulat na si Joseph ay nagdurusa sa loob ng kulungan dahil ito ay merong demensya at iba't iba mga sakit. Lagi nitong sinasabi na hindi na niya gustong mabuhay sa mundo. Noong 2021, ang korte ay inuutos na ilipat ang 87 taong gulang na si Joseph mula sa isang psychiatric prison patungo sa normal na kulungan. Ang desisyon na ito ay mula sa report ng psychiatric prison na nagpapatunay na sa katandaan na nito ay hindi na delikado ang ibang mga preso sa kanya. Pero ang regional court ay hindi pinayagan ang paglipat nito. Magpahanggang ngayon ay nananatili si Joseph sa psychiatric prison sa Austria. Ang relasyon ni Elizabeth sa kanyang ina na si Rosemary ay hindi naging maayos noong una. Pero ayon sa ulat ng reporter mula sa The Independent noong 2020, kalaunan ay nagkaayos din silang dalawa at nagkaroon ng mga ito ng matatag na relasyon. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!